Some Noise 4. Hello mga idol, ito na naman tayo para sa update sa kay Kernel Busita. Sa lahat po ng followers ng Damo Motor Vlogs, supportan natin ang lahat ng ginagawa ni Kernel Busita. Ito po ang isang napakagandang conversation na ating malaman. Maraming salamat mga idol. Good morning. Hello ma'am, good morning. So hingi lang po kami ma'am ng tulong. Baka matulungan po ninyo kami regarding po sa truck namin. Opo, ano po nangyari? Ang nangyari po sa truck namin dito ma'am, na hindi lang naipakita ng OR na hindi pa expire, tapos yung naipakita niya yung expire na. Opo. Tapos na-impound siya. Pagpa-impound, okay naman po kami ma'am sa mga violation, o babayaran namin, wag lang madelay yung kwan namin, yung transaksyon namin. Meron pong dala na hindi expired? Meron po, meron. Nandito ma'am, kompleto naman po. At babayaran po namin yung kwan, yung penalty. Kung nailista na nila doon na un-expired, okay lang, gobera namin, wag lang mabili. Okay po. Ano po po ang naging problema? Ang naging problema, ma'am, yung hiningi nila na kuan, yung insurance. Kailangan daw, kukuha muna kami ng insurance bago ma-release. Sir, nasan po ang insurance ng truck? Kung may insurance naman po, kaso kahapon lang na-expire yung April 1. Nung time na nahuli nila kami, kuan yun, March 31, hindi pa expire. Oh, pero ngayon, hinanapan nila na kami ng kuan ng insurance. Ano po ang nakahuli, sir? Traffic enforcer po ng Talisay. Ano po ang pangalan niyo, sir? Kuan po. Yes po. Okay, wait lang po ha. Babalikan po kita. Ano po? Sige po. Salamat po, ma'am. Okay po. God bless po. God bless po. Hello, good morning. Hello. Sir Akmal. Yes po, good morning. Yes po, ma'am, good morning. Yes po, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Ano po? Sige po. Magandang umaga po, Congressman. Hello, kapatid. Ano bang nangyari? Ang problema po namin dito, sir, yung kwan namin nahuli ng enforcer sa may Tabunok, Talisay. Tapos yung problema sa driver namin, yung may pakita niya OR, yung expire na po. Okay naman po kami sa mga penalty nila. Kung ano man po yung penalty, babayaran po namin, sir. Basta makualam okay po natin yung paan, yung truck. Ang problema po dito, okay, sir, hiningian kami ng insurance. Tapos, paglabas namin dito, pumunta ako agad sa kuan, sa enloiler, para kumuha ng insurance. Ang sabi ng enloiler, ang requirement sa insurance, emission test, hindi ORCR lang, kailangan ng emission test, bago sila magbilit. Sabi ko parang mahirap ito, kaya bumalik kami agad dito, ngayon araw kami bumalik dito, kasi walang transaction sa Saturday at saka sa kuan, sa Sunday. Saan kayo nahuli? Sa may Tabunok, Talisay po, sa tabi ng Cebu City po. Okay. Opo. Tapos, brother, babalikan kita, sis, Mir. Balikan yes, natin si kapatid. May okay tawag lang na importante. Yes po, sir. Okay po. Okay po. Kapatid. Hello, magandang umaga po. Okay, good morning po. Brother Jerwin po ito. Kapatid, i-connect po kita kay Congressman Busita. Yes po. Salamat bye, po. Sir. Hello. Hello sir, magandang umaga po. Yes kapatid, ano ba ang sabi ng office dyan sa nakahuli sa truck? Ang sabi ng enforcer po dito sir, kailangan talaga po nila yung kuan, yung insurance. Ganito kapatid, nandyan ka ba sa Cebu? Opo, andito po ako sa opisina po mismo nila. Sabi mo ka, usapin ko yung head, yung nilang hepe. Sige po sir, wait. Sir, saan ko yung headphone ninyo dito? Pwede makausap ni Sir Busita. Yung headphone ninyo dito, sir. Sir, may meeting po daw, sir, sa kanilang building. Yung headphone nila dito.
Oh, hanapin mo na lang kapatid yung office ng administrator. Office ng administrator ng City Hall po, sir? Oo, oo. Ah, sige po, sige po. So, puntaan ko dun sa City Hall. Magalang mong itanong kung pwedeng makausap kapag sinabing pwede, tawag ka uli, ha? Ah, sige po, sige po. Okay. Salamat po. Okay, bye-bye. Hintay namin. Ah, sige po, sige okay. Po. Thank you po, sir. Okay, bye-bye. Kapatid, good morning. Hello, magandang umaga po. Opo. Sir, andito na po ako sa opisina ng administrator. Okay, i-connect po kita kay Congressman. Okay, standby po. Ah, sige po, sige po, sige po. Kapatid, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Ah, sige po. Sir, magandang umaga po, sir. Hello, kapatid, nandiyan ka na sa office ng administrator. Yes po, andito na po ako. Tanong pero na, yung administrator... yung administrator po, wala po dito, nasa meeting. Pero yung staff po niya, andito. Ah, itanong mo kung pwede kong makausap. Sir, excuse, pwede po kayo makausap niyo. Okay, sir. Hello, yes sir, good morning. Kapatid, good morning, Congressman Busita. Okay, sir. Kapatid, pinapunta ko dyan yung ating kapatid na nandyan, ano? Kasi yung truck nila, nahuli ng inyo enforcer. At hindi agad na ipresenta yung ORCR. Okay, sir. Yes, and eventually, hinanapan naman siya ng insurance. Unfortunately, parang sinasabi nitong kabilang party na expired. Ang tanong ko lang, ano, kaya ako pinadulog sa inyo. As far as I know, with all due respect, walang ganyang implementation. But kung mayroon kayong ordinansa, re-respetuhin natin yan. Kapatid, gusto kong malaman, on behalf of the party, meron ba kayong ipinatutupad na ordinansa na kapag walang insurance huli? Pag-usapin ko na ito si, ano sir, si attorney. Ay, sige. Kasi may meeting pa po siya together with mayor. So anong magandang gawin natin, kapatid? Hintayin ko na lang, sir, si attorney. Ah, okay. Para malaman po niyo yung feedback. Ay, kapatid, while waiting, hindi ba natin pwedeng ma-check sa inyong traffic management office kung may ordinansa na ipinatutupad na hinuhuli kapag walang insurance ang sasakyan? Pwede rin kita bigyan na, ano, sir, yung contact number sa City 2 na namin. Hindi po ba natin pwedeng assist sa ngalan ng public service? Para ano po sir, si Joy po yung department head namin sa City Tuda. Siya po yung kausapin mo. Ah, siya ang chief. Sige, kapatid, kunin ko yung contact number niya, please. Okay. For a while, sir, ha? Okay, please, thank you. Hello? Yes. Ito po sir, 353-912. Excuse me, ano ang area code ninyo? 032 po, sir. 032, then? 353. 353, okay. 0912. 0912. May isa pa po, sir. Okay, please. 491. 491. 4948. 4948. Kapatid, wala silang cellphone number. Ano po sir, kanang telepon number po lang nandito. Ay, okay, sige. Kapatid, habang wina-work out namin to, dyan muna itong ating kapatid na nandiyan sa office ninyo, ha? Okay, sir. Atin tayo si administrator. Then, pag nandiyan na, kindly tell him na tumawag dito sa aming office. Hello? Brother Jerry, naputol. Okay. Parang nawala pa. Sige okay, po, sige. Okay po. Noted naman po yung mga number. Tawagan mo nga yan at i-connect mo ako. Noted, sir. Copy okay, po. Okay, bye-bye. Hello po. Hello, magandang hapon po, sir. Kapatid, magandang hapon. Kamusta po? Okay na po. Ako po nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na kay Sir Busita. Okay. Dahil po sa inyo, solve na po ang problema namin. Kukonnect po kita kay Congressman para personal nyo rin po sa na mabigyan ng balita o update patungkol po dun sa mga nangyari kanina. Ano po? Sige po, sir. Sige po, sir. Sige po.
Kapatid, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Ah, sige po, sige po. Ah. Magandang hapon po, sir. Oo, magandang hapon. Nakausap po ba, Administrator? Nakausap po po after ng meeting po nila. Kinausap po, magalang ko po. Tinanong sa kanya kung pwede po kayo makausap ni Sir Busita. Eh, pero nahihiya po siya sa'yo, sir. Kaya hindi na po kami tumawag ulit. Eh, gumawa na lang po siya ng paraan. Tinawagan niya yung kuan ng kuan, yung traffic enforcer, yung head. Pinapaano niya yung sasakyan, pinapa-release niya kaagad. Ay, okay, very good. Okay. Maraming maraming salamat po, sir, sa inyo at saka sa mga staff po ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, siguro mahirapan pa po kami doon. Ayaw natin na sila nagpapatupad ng gusto nila na batas, na wala naman talaga sa batas, wala ding ordinansa. Tama po, tama po. Kaya nga, tinanong ako kung kilala po kayo. Sabi ko, hindi ko yan kilala. Narinig ko lang yan sa kuan, sa YouTube. Kaya yung tumutulong sa mga taong pinapahirapan, yun ang sabi ko sa administrator. Ikaw ba ay kapatid na Muslim? Yes po, tama po. Taga saan ka, kapatid? Taga Hulusulo po. Hulusulo? Yes po. Mula sa Talisay, Cebu, saan ang punta ninyo ngayon? Talisay to Oslob, Santander po. Tapos sasakay ng Roro doon, papuntang Dapit, sir. Tapos doon, Bailan na to Tambonga City. Ah, okay. Ganito kapatid, pagdating ninyo ng Tambonga City, iparinyo ninyo agad ang wisto, gawa ng pag nahuli kayo, 12,000 pesos ang mumultahan sa LTO. Ah, okay po, sir. Okay po, sir. Pagdating po mga bukas po, doon na, i-renew na yun kagad po. Oo, di siyempre, aalis kayo dyan. Biyahin papuntang Zamboanga. Kapag nahuli kayo, tumawag kayo sa opisina kasi alanganing oras na ngayon, hindi na kayo makakapag-ring na ngayon, diba? Opo, opo, sir, opo. Oo, sige. At pag nahuli kayo at sasabing expired ang wiso, tawag lang kayo at ipapakiusap natin dahil ibang inyong sitwasyon. Katulad niyan, mag-aalas 4 na, hindi na ninyo may paparistro yan, di ba? Opo, opo, sir. Tama po kayo, sir. Oo, sige. Pero bukas, gawin niyo ng paraan na maristro yan. Eh, sige po, sir. Sige po. Bukas po, ipapaano po namin. Pagdating namin ng Zamboanga, ipapaano po namin kaagad po, sir. Ay, okay. Sige, basta kapatid, kapag may problema, 24 oras, pwede kayong tumawag sa amin, basta tama. Sige po, maraming salamat ulit, sir. At saka yung sa mga staff po ninyo, salamat po. Nag-ano po kami ng buwad, kaya madalas kami dito sa Cebu, nag-deliver kami ng buwad, Zamboanga to Cebu. Kaya madalas po kami dito. Ah, okay. Sige, kapatid. Basta may problema at may tutulong kami, tawag lang. 24 oras sa opisina natin. Ah, sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Okay, ingat. Bye. Sige, thank you po. Bye.